Gusto niyo ba magtrabaho habang nasa bahay lang? In today's video, I will answer 12 frequently asked questions about home-based and online jobs and some tips in starting your online career. It's me again, Jozelle Tech, your PWD Philippines Insider. You are watching Ehm Able. Disclaimer, I am not an expert. Lahat ng sasabihin at isasagot ko sa video na to are only based to my 9 years experience working via online with different companies abroad. I will post the link of my previous video about my home-based online job in the description box below kung hindi nyo pa napapanood. So without further ado, let's roll! What is a home-based or an online job? Basically, a home-based job is working via online at the comfort of your home or your neighbor's home. Well, there are different kinds of online jobs. May extra income lang or gigs. Meron ding full-time job na para kang nasa office, although nasa bahay ka nagtatrabaho. And there is also freelancing. There are legitimate online work for you, whether you're a sales agent, a virtual assistant, an SEO specialist, a tutor, a graphic designer, or a website developer, and a lot more. Maraming klase, depende kung ano yung gusto mong gawin. Kung gusto nyong gumawa ako ng separate and more detailed video about different kinds of work via online, comment lang kayo sa baba. Where to apply? Mas madami na kayong options ngayon kaysa ano nag-uumpisa pa lang ako na limited lang. There are online platforms like Upwork na abutan ko pa nung Odes pa lang sila. There are also onlinejobs.ph, Outsourcely, bestjobs.ph, at iba-iba pa. Usually, gagawa ka ng profile sa mga website nila for you to be able to apply. If you want to work with an agency, then you can try Kinetic Innovative Staffing, RemoteStaff.ph, HireVA, and a lot more. Working with an agency means they will help you find a legit online job, pero may cut sila sa sweldo mo. But don't worry, ikaw pa rin yung magbibigay ng rate mo and then papatungan lang nila yon. Hindi nila ibabawas sa'yo yung kikitain nila. There are also platforms specifically for freelancing like FreeUp, People Per Hour, Freelancer, and Fiverr. Again, kung gusto nyo gumawa ako ng separate video about this or mainly about where to apply, then please comment below. Yes, some companies provides training via online din yon. As I said on my previous video, I was hired by an American client who offered me to have a training for SEO. Pero yung experience ko sa kanya, more on readings and research. But the best part was it's paid. So parang nag-aaral ako pero may bayad. But to be honest, yung ibang companies, mas prefer nila yung skilled na yung i-hire nila para less supervision na. Kasi nga sa online ka mag-work. Pero kung wala kang experience, huwag kayong mawala ng pag-asa dahil pwede naman kayong mag-aral. Daanin nyo lang sa tiyaga. Remember, a skill is something that you can learn. May previous video ako about where to study for free. I will post the link on the description box below as well. What are the requirements? Magdedepende yan sa klase ng trabaho na gagawin mo. If you're doing assistance or marketing, then a basic computer would do. If you're into graphics or animation, then you need to have a higher specs computer. So, i-check nyo na lang sa Google kung ano yung mga okay, affordable, at kaya sa budget nyo. Or better yet, pwede rin kayong manghiram. Kung meron kayong kakilala or family member or friend na may laptop na hindi naman masyadong ginagamit, then you can use it temporarily. But the basic hardware requirements would be a computer, a laptop, or a desktop. I personally prefer a laptop so I can bring it anywhere
but a desktop has a longer lifespan. And of course, an internet. At least 3 Mbps at DSL. Kasi yung mga data or prepaid, usually pang backup lang yon. Then, that's it. Ganun lang kasimple. Although yung headphones, mic, camera, mouse, and external hard drive, add-ons na rin yun. Mas okay na rin na meron kayo nun. It's better to be ready than sorry. Usually, yung camera and headphones with mic, required yon kung may voice call yung trabaho mo. Example, online tutor ka, o kaya VA ka na may voice chat ka sa client, o kaya naman customer service representative ka, then required talaga yun. Required din ang quiet environment doon or working place. As for the mouse and external hard drive, ginagamit ko yung mouse kasi mas nadadalian ako noon kaysa dun sa pad ng laptop ko. Mas nakakapag-design ako maigi. And then for the external hard drive, I get to keep my files para dun sa mga projects na ginagawa ko. Pwede rin naman kahit phone lang. Although in my experience, parang more on gig or extra income lang ang pwede mo magawa kapag phone lang ang gamit mo. Alam niyo pala guys, may mga companies na sila yung nagpo-provide ng allowance for internet. O kaya even yung computer na gagamitin mo without paying them anything, just hard work. So maswerte kayo kung dun kayo makakapasok. Ako ang experience ko pa lang before, allowance for internet. Kasi lalo noong bago pa lang ako, mahina pa yung internet. Ngayon, 16 Mbps na yung sa amin. Pero noon, parang 1 Mbps, 1 to 2 Mbps lang. So, sabi ng client ko, I'll give you an allowance for your internet and then mag-upgrade ka. So, ayun. Paano ang swalduhan? Of course, importante yan. Iba-iba yon depende sa pag-uusapan nyo ng client mo. Hourly, monthly, and fixed price. At iba-iba yung way nun. And iba-iba rin yung advantages and disadvantages. Sa hourly, ang advantage mo is ultimo yung isang minuto, bayad yon. Although, kapag mabagal ka magtrabaho, magkareklamo rin yung client mo. So, dapat balanse lang. Then, sa monthly, okay yung may nililook forward ka na susweldohin ng buo, na makukuha mo ng buo in a month. Although, kapag ganon, may possibility rin na there would be added workload without added work fund. Then, sa fixed price, okay yun kasi ikaw yung magsaset ng rate mo and yung milestone. Although, be ready kasi may mga clients na humahaba yung project na fixed price kasi demanding or maraming revisions, medyo picky sila. So, kailangan makabisado mo rin yung way ng pagpepresyo mo kung fixed rate. Dapat hindi ka malulugi. Kaya ang maganda kapag sa swelduhan, kailangan pag-usapan nyo yung maigi. Malinaw dapat bago ka mag-umpisa. At dapat balance na fair sa client mo and then fair din sa'yo. Kasi kapag sobrang baba ng sweldo mo, mawala ka rin ng gana eh. Dahil parang ang dami mong ginagawa tapos ang liit-liit lang ng sweldo mo. Kung masyado naman malaki yung sweldo mo and then hindi work dun sa ginagawa mong trabaho, then baka tumigil lang agad yung client kasi hindi niya kaya i-sustain yung ganong budget. My tip and my experience, every time I jump to a new company, I make sure that my salary rate is similar or higher than my current. But, I also make sure na yung quality ng trabaho ko mas maganda, mas mataas, at yung skills ko mas dumami. In that way, mas tumataas yung worth ng salary ko and tumataas din yung skills ko. Maybe you can do the same. Remember to assess your work and your capabilities. Do not overprice but do not shortchange the value of your work. Na-scam na ba ako? Yes. I've experienced scam before when I was starting out and unfortunately with a Filipino client. Well, Phil-am siya. I worked for him for about a week or two and then suddenly he disappears. Hindi niya ako binayaran kahit magkano, kahit piso. Noong una, sobrang dismayada pa ako noon. But eventually, inisip ko na lang na training process ko lang yon. Although after that incident, mas naging toro na ako sa
pag background check sa client and sa company. I'll have a particular video about how to avoid scam and I'll post it soon. So be sure to subscribe to my channel to keep posted. Any recommended job? As I said, depende yan sa hilig at sa experience mo. But lately, I've noticed na in demand yung marketing and virtual assistant for e-commerce companies, especially with Amazon and Shopify. So, kung matututunan nyo yung ways nila doon, then I can tell you na maganda ang market nila ngayon doon. Kahit ako, lately kumukuha ako ng mga marketing projects, kahit na more on design talaga ang ginagawa ko. Kasi may market doon eh, nandun yung demand ngayon. So, sumasabay ako sa trend ng online job. Paano kung wala kang experience, okay lang yun. Pwede ka naman mag-aral, di ba? For me, kung wala kang experience, ang dapat mong unang matutunan is marketing yourself, right? Dapat magaling ka magbenta ng sarili mo sa trabaho. Know your brand and know how to market yourself. At huwag kang magsisinungaling dahil sa wala, mabubuka pa din. Pero, iba naman yung white lies. Kung wala, nasa interview ka, may tinanong sa'yo, alam mo ba yung ganito, alam mo ba yung ganyan? Hindi mo talaga alam, pero may idea ka. Then you can tell them, yes, I've heard of it. And then you can tell a little bit about it. And then after nun, aralin mo talaga. So the next time they will ask about it again, or they will ask you to do something related to that, then you can be honest with them. You can say, I'm sorry, but I don't have any idea about it. But I can surely learn about it if you can give me time. At kapag naging okay at pumayag sila, then aralin mo talaga. The key is marketing yourself as someone na mapagkakatiwalaan nila, na masipag at willing matuto. Believe me, in my experience, some clients or companies prefer someone with a great and positive attitude more than skills. Hiring process, interview depends on the company. Maiba na email screening lang, bale palitan kayo ng emails, mga question and answers, and then pakita ng resume or ng portfolio, and then okay na. Meron naman na may email screening, may chat interview, and then yung resume mo at portfolio, okay na. Pero meron naman may email screening na may chat interview, and then may skill test, tapos may final interview pa. So, lahat na yata ng klase ng hiring process na subukan ko na. Kaya yung kaba ko habang ini-interview, medyo unti-unti na rin nawala. Sanayan lang rin kasi yun at saka practice. Fun fact, tuwing may interview ako dati, gumagawa pa ako ng kodigo. And then I have this funny, memorable experience with an Australian company. Nag-video call kami, interview. Tapos, nabuksan ko yung code ko. Then, wala sa isip ko na naka-screen share kami. Kasi, pinakita ko yung portfolio ko and then in-explain ko. So, nagsasalita ako. Then, sabi niyong client, Jozelle, I think you're forgetting that I can see your screen. Then, bigla ako natauhan. Sinarado ko kaagad. Then, sabi ko, yeah, I totally forgot. Tapos, natawa ako. Tumawa rin sila. Then, sinagot ko na mas natural na lang yung questions nila. Fortunately, nakapasok pa din ako. Pero hindi ko makakalimutan yung experience ko na yun. Dahil habang sumasagot ako sa mga questions nila at nakangiti ako, sa loob-loob ko, gusto kong kainin ako ng lupa sa sobrang kahihiyan ko. How can you apply? Well, usually you need a resume, a cover letter, and a portfolio. Portfolio, if you're into graphics, even sa marketing, para mapakita mo kung ano na yung brands na nagawa mo na. Madalas nyan, magsisend ka ng email sa HR nila or sa iba naman, mag-fill up ka ng form o gagawa ka ng profile sa website nila, and then yung clients na titingin sa mga profiles dun. Paano kung magsisimula? Sabi nga ng Nike, just do it. But seriously, i-assess mo muna kung gusto mo ba talaga magtrabaho online. Kasi for me, hindi to para sa lahat. Kasunod, isipin mo kung ano ba yung mga kaya mong gawin at experiences na nagawa mo na. Kung call center agent ka dati, then
maging customer service representative ka. Kung teacher ka naman, then mag-online tutor ka. Kung graphic designer ka sa office, then mag-design ka pa rin. Sa online nga lang. Kung gusto mo naman mag-shift ng career at iba yung gawin mo, okay din yun. Basta pag-aralan mo lang. Kung gusto mo, gawin mo. Walang makakapigil sa'yo. The most important thing is to start and start now. By the way guys, wala akong mapoprovide na trabaho sa inyo. But don't worry, kapag nagawa ko na yung bala kong company, especially for PWDs, then i-announce ko talaga para makapag-apply kayo. But for now, I can only provide tips and advices based from my experience through my videos. At doon naman sa mga nagpapaturo, gustuhin ko man kayo turuan isa-isa, hindi kayo ng powers ko. Kaya manood na lang kayo ng mga previous videos ko, and don't worry, mag-upload naman ako regularly ng videos about online job and home-based work. And also, if you have more questions na wala dito sa video ko, just comment down below. I'm willing to do a Q&A part 2. Okay? I highly recommend working via home base, especially to my fellow PWDs. Subukan nyo guys. Try it and it will be worth it. It would be more comfortable, practical, and safe for you. So, that's it for today guys. I hope you like it. If you do, please thumbs up. Comment below if you have any questions or suggestions. And subscribe if you aren't already. Thank you! Mwah! So, my question is, are you able?